Hi! Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking DIY floating shelf. So, panoorin nyo guys. To start yung project, inuna kong sukatin yung space na paglalagyan ko ng aking DIY shelves. Then, after, yung mga measurements na nakuha ko is sinukat ko na dun sa mga kahoy na gagamitin ko, even yung sa mga tabla na gagamitin ko sa project na to. Make sure lang guys na yung mga measurements is eksakto dun sa kailangan nyo. Kung sakali, mas maganda kung ililista nyo yung mga measurement para hindi nyo makakalimutan. After kong mag-cut ng mga tabla and ng kahoy, nag-start na akong mag-assemble ng aking frame. Then, I also used wood glue para mas matibay yung result ng project ko. Napansin nyo guys na ina-attach ko muna or pinapaho ko muna dun sa main na kahoy yung mga paho para once na ikakabit ko na yung maliliit na kahoy ay hindi ako mahihirapan. Same process yung ginawa ko dun sa tabla. Kinabit ko muna yung pako, then tsaka ko siya inassemble. Ginamitan ko rin pala ito ng wood glue para mas matibay yung project. Then, mapapansin nyo rin guys na yung tablang ginamit ko or yung plywood is may kulay na. Recycled ko lang kasi siya kasi may pinagkunan lang ako nung plywood na yan. Make sure guys na yung frame na gagawin nyo or yung kahoy is may allowance na mas maliit compared doon sa tabla para mas mabilis maipasok yung frame once na i-install nyo na siya. Then ganito yung naging itsura niya after kung mabuild yung frame and yung tabla. Then make sure guys na kapag itatry nyo siya ng ganito, may nakaharang na kahoy kasi pag sinagad nyo, may hirapan na kayong hugutin yung frame nyo. After noon, bumalik ako dun sa wall na pagkakabitan ko ng aking DIY shelves para i-measure kung saan ko na part bubutasan yung wall. Same doon sa wall, sinukat ko din yung kahoy para alam ko kung saan ko siya kailangan butasan. Nung bubutasan ko na yung kahoy, napansin ko medyo maiksi pala yung screw na nabili ko, kaya ang resolve na gagawin ko is gagawa ako ng pocket hole doon sa mismong kahoy na hindi sagad para at least magkaroon ng additional na centimeter na babaon doon sa wall yung tornilyo. After ng pocket holes, nag-proceed na ako sa pre-screwing nung tornilyo dun sa wood. Then after ko dyan, proceed na ako sa pag-drill ng wall. After kong ma-secure yung mga tox doon sa wall, nailapat ko na yung first frame na ginawa ko para ma-screw ko na doon, para masubukan ko na kung okay siya. Then, to make sure na pantay siya, gumamit din ako ng level meter para ma-adjust ko pa kung kailangan. Tinry ko na din yung first na kahon, then success! After nun, start na ako ulit sa second shelf. Then, yun, ganun pa rin. Make sure na pantay lagi yung gawa natin. And, gamitin pa rin natin yung level meter
para makasigurado tayong pantay yung project. Then, ito na siya. Ito na itsura niya after ma-install yung dalawang shelves na ginawa ko. Pagkatapos kong makita na okay naman yung itsura pag naka-install na, tinanggal ko muna ulit siya para mapinturahan ko yung kahon tsaka yung frame. Then, also, magpipintura din kasi ako ng wall kaya tinanggal ko muna silang lahat. Ang paint nga pala na ginamit ko dito is yung flat white na enamel. Make sure guys na apply nyo siya hanggang 3 coats or depende sa kagustuhan nyo para mas maganda yung magiging output ng pagpipintura natin. Siyempre, after magpintura, install na natin siya agad doon sa ating wall. An idea guys kung magkano naging expenses ko dito sa aking DIY floating shelves. Ang binili ko lang dito is isang 1x2 na good lumber which is 93 pesos per piece. Bali 12 feet na yon. Then regarding naman sa may plywood, recycled lang siya, hindi ko siya binili. Then another na expense ko sa kanya is yung screw with tocks which is 32 pesos. So 93 plus 32 pesos is 125. Then nakabuo na ako ng DIY floating shelf. So if ever guys na kaya nyo namang gawin, gawin yung reference to para makagawa kayo ng sarili nyong shelf sa bahay. So thank you guys.